Una, nagpapasalamat ako sapagkat kahit paano sa paglaban po natin sa kasinungalingan ni Maharlika ay meron na rin po palang mga nagigising sa katotohanan. At ito pong Ana Lee Romero, hindi po dahil siya ay nag-send ng super chat sa isa po nating channel ay pinasasalamatan po natin siya kung hindi doon po sa mensahe na kanya pong ipinarating kanina sa ating live streaming. At ayon po sa kanya, oo, doon kami galing kay Ma'am Maharlika. Ibang account ginamit namin, inactive na. Walang polboron video, na budol kami. Let us support our government po. Maraming salamat sapagkat kahit paano may nagigising na. At sana kumalat po yung pagkakagising na yan ng ating mga kababayang Pilipino na ang nilalayon lamang talaga ng mga katulad ni Maharlika ay puro panlilin lang sa kapwa. Mag-inject ng galit para idistabila ang ating kasalukuyang gobyerno and ultimately, yung ginugusto po nilang maging pangulo ay maiupo po nila sa napakaagang panahon. Ganun pa man, tayo po ay hindi titigil sa pakikipaglaban para po sa katotohanan. At ang paghahanap po ng katotohanan ay dapat lagi po nating pinaprioritize. Ngayon, particular sa pagkatao nito pong si Mayor Alice Guo. But anyway, ano ba ang latest dito kay Mayor Alice Guo? Siya po ay tinanggalan na po ng police power, kung tawagin, ano? Yan po ay nakalagay sa ating umiiral na batas, ang Republic Act 6975. At kung babasahin po ninyo yan sa Section 54, 51 po ng nabanggit po na batas, nakalagay po dyan ang mga sumusunod. Powers of local government officials over the PNP units or forces. In particular, sa paragraph B po nito ay nakalagay ang city and municipal mayors at ito po yung sinasabi po dyan. Okay? Mahaba po yan, pero hindi na po natin iisa-isahin sa madaling paliwanag na lamang po sa batas na yan, ang mga local government officials or executives katulad po ng mayor, mayor na lamang, wag na po yung provincial governor, ay meron pong authority sa operational supervision ng ating kapulisan. In fact, ang mayor ang kadalasan na nagpapanatili ng siyempre yung peace and order pinapatupad po ito ng ating kapulisan, pero sa locality yan ay laging merong supervision at direction na nagiging pamantayan din po ng ating mga kapulisan. Pinakamagandang halimbawa po niyan kapag ka failure po ang inyong mayor sa inyong lugar ay kapag kalagana po ang sugal. Kasi alam po ninyo, ang mayor, yung authority po nila sa ating kapulisan, bahagi po ng kanilang trabaho na siguraduhin na wala pong sugal, na illegal na sugal na umiiral sa kanilang munisipalidad or syudad. Otherwise, kapag ka meron po, like for example, wetting o kung anumang other forms of illegal gambling, eh definitely hindi lamang po ang pulis ang failure dyan, kundi ang inyo pong mga respective mayor. But going back, dito po sa ating pinag-uusapan, ayun na nga po, ito pong si Mayor Alice Guo or Go, kung ano man ang pronunciation nyo dyan, pero gusto ko pong tawaging Guo na lamang kasi nakakalito yung Go. Baka mapag-isipan pa natin na ibang Go ang binabanggit natin. Ay tinanggalan na nga po siya ng authority over the local police force dyan po sa Bamban, Tarlac. The DILG said it also submitted a fact-finding report on the allegation of Guo's involvement in the raided Philippine offshore gaming operator hub in Banban. In particular, ito po yung sinasabi po sa balita na yan. It was posted yesterday, May 20, 2024. The Department of the Interior and Local Government on Monday revoked Banban Mayor Alice Guo's authority over her town's police force. In Ian's Cruz 24 Horas report, the DILG said it also submitted a fact-finding report on the allegation of Guo's involvement in the raided Philippine offshore gaming operator hub in Bamban. Sa mga hindi po nakakaalam sa issue na ito, mga tol, ito po ay nag-ugat lahat sa Pogo. At yung Pogo po na yan, na meron palang mga illegal activities na nangyayari, particular dyan po sa Baupu Compound. Ito pong Baupu Compound, ito po ay pag-aari
Ang kalahati po nito ay pag-aari ni Mayor Alice Guo, kaya po nadamay ngayon ang kanyang pangalan dito. At in the process of investigation conducted in the Senate, it appears na yung ito pong identity nitong si Mayor Guo ay napaka-questionable. Particular yung kanya pong nationality. Kasi sa mga pagtatanong po na isinagawa nitong si Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros, lumalabas po na yung kanyang mga declaration sa nationality, particular ng kanyang ama, ay magkakaiba or meron pong inconsistencies. Particular doon po sa Certificate of Incorporations na kung saan ang tatay niya ay ang nationality ay Chinese or Filipino. Nakalimutan ko, vice versa po kasi ito. Sa kanyang birth certificate, ang nakalagay either Chinese or Filipino. Kung nakalimutan ko yung eksakto, either sa dalawa. Either doon sa birth certificate, Chinese national ang nakalagay sa kanyang ama or Filipino, tapos doon naman sa Certificate of Incorporation. At ang sinasabi rin po nitong si Mayor Alice Guo, siya po ay late registered, kaya po parang nakakapagduda na sa pamamagitan po ng napakabilis na proseso, eh makakakuha kaagad siya ng Certificate of Live Birth. Kasi marami na pong pahayag ang ginawa rito ng iba't ibang individual, particular ang Kongreso, at sinasabi nga po nila na hindi po ganoon kadali magpa-late registration. Yan ay ipinaliwanag sa atin ni Congressman Adjong in the previous press conference dyan po sa House of Representatives. Pero parang dito kay Mayor Alice Guo ay napakadali lamang ng pagkakataon na yon. At ang iba pang mga issue ay yung kung saan siya nag-aral, saan siya nakatira, sino ang kanyang naging teacher, at lahat ng mga maaaring sirkumstansya na magsasabi na ikaw talaga ay lumaki, pinanganak lumaki dito sa Pilipinas. Lahat po yon napakahiwaga dito po kay Mayor Alice Guo. Kanina, sa press conference po ng House of Representatives, natanong din po ang issue na yan tungkol kay Mayor Alice Guo, at ito po ang mga naging pahayag ng mga senador, mga kongresista sa katanungan tungkol kay Mayor Alice Guo. Pakinggan po natin ito, mga tol. Si Mayor Alice Guo po recently said categorically she refuted na isa siyang spy or asset po ng China. And on top of that, she said na she is Filipino and mahal po niya ang ating bansang Pilipinas. Do you find her statements believable or credible po? Well, I find her statements not credible, no? Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is, what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon, yung citizenship niya is Chinese, no? And of course, the surrounding circumstances that there was a late registration of her birth. And of course, dubious din, no? Yung kanyang pagkopo bilang mayor ng Bamban Tarlac. So I guess the Office of the Solicitor General is in the right track, wherein I guess they're planning and studying to file a co-warranto procedure, no? Wherein to question the legitimacy of her being a mayor, no? Because the co-warranto basically is by what authority does the person is occupying. Naalala ko lamang, pinag-uusapan ng co-warranto petition, meron pong vlog dyan na napanood ko, ito pong si Attorney Rene Bueno. Pinapalo po natin ito na isang abogado ngayon na siyempre vlogger na rin po. Maganda po yung kanyang paliwanag dyan po sa co-warranto for Bamban Mayor Alice Guo. I-share ko na lamang po yung link sa ating chat area, at kung maaari, panoorin nyo na lamang po para mas maunawaan nyo po kung ano po ang ibig sabihin ng co-warranto petition. Pero alam po ninyo, sa madaling paliwanag, ito po ay ang legal na proseso para ang isang whether elected or appointed public servant ay pwedeng maalis sa kanyang posisyon. Siyempre, maaalis ka lamang kapag illegal yung occupation mo
sa nabanggit na posisyon. At yan ay daraan din sa due process. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Congressman Bungalon. So titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship and of course yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng POGO sa kanya pong lugar. So I guess it's not credible and I would say it's dubious, no? Yung kanya pong mga statements. Okay. To add lang, no? Wala naman po atang spear asset na mag-aamin, di ba? So like what Congressman Jill said, the evidence could speak for itself. And nakikita natin na marami siyang hindi alam, di ba? Maraming hindi nasasagot and very hindi siya credible as a person in her statement. So let's see kung anong mangyayari. Ano pa ang mga mahahanap at makikita ng mga pieces of evidence. But like I said, diba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama. Okay, to sum it up, ayon sa kongresista na si Bungalon at Nograles, dubious, hindi kapanipaniwala, no? Kahina-hinala talaga yung mga sinasabi o yung mga pinapakitang sirkumstansya nitong si Mayor Alice Guo at dito naman kay Nograles, walang aamin na espiya. Ano ba ang sinasabi ng mga matagal na po sa Bamban? Yung mga talagang tubo po doon, more than 60 years na nga daw po si tatay na na-interview dito sa balita na ito, pero hindi daw po talaga sila familiar dito po kay Alice Guo. Puntahan po natin ang interview na ito. Medyo kontrolag siya ngayon si Mayor. Ano, hindi mo siya kailangan? Ah, hindi. Kasi si Mayor, kasi yung kapitbahay ko dati, si Kapitan, yung umabot ng Mayor. Katapat lo yung bahay namin sa lapas eh. Ayun. Ayan, talagang tumutulong sa ano yan, sa kapwa niya, yung si Kapitan. Oo, ngayon, umabol ng Mayor ngayon. Sabi niya nun, ayaw na raw umabol. Inano lang namin siya na ahabol siya. Ayan, umabol. Ayan, nung pagkahabol niya ganun, alam ko sigurado mananalo ka na, sabi ko, dahil wala akong alam. Anyway, isa-summarize ko na lang yung sinabi dyan ni Kuya, no? Sa kanyang 6 na taon mahigit na paninirahan daw sa Bamban, hindi daw po nila kilala. 6 na pong taon mahigit, ano? Hindi daw po nila kilala itong si Mayor Alice Guo. Bigla na lang daw pong itong sumulpot sa Bamban bilang kandidato sa pagka-mayor na nirekomenda o siyang in-endorse nitong dating mayor na si Feliciano. Pero in fairness naman, sa mga nai-interview sa mainstream media, may mga na-interview din po na nagsasabi na sila po ay nakita ang paglaki nitong si Mayor Alice Guo. Kaya dito makikita natin ang mga nagbabangga ang testimonya sa pagitan po ng either supporter ni Mayor Alice Guo at dito naman nakikita naman natin ito na hindi ito supporter ni Mayor Alice Guo. Pero ito na ang isa sa pinaka sa susunod na video na panonoorin at re-reactionan po natin. Exclusive interview po ito ng ABS-CBN pero gagamitin po natin yung kanilang video for purposes of spreading information ay meron pong revelation na sinabi itong si Mayor Alice Guo na kaya daw po siya ay nagkakautal-utal, kung hindi man nautal, na blanko sa mga pagtatanong na sinagawa sa kanya sa Senado ay dahil meron po siyang nakakahiyang nakaraan. At ito daw po ay talagang mahirap daw po tanggapin niya bilang isang individual. Dahil in short mga tol, si Mayor Alice Guo according to her is a product of ano bang tawag doon? Love child, ano? Quote and quote love child. Product po siya ng isang bawal na pag-ibig, ika nga. Oh, ngayon, panoorin po natin ito pong interview nitong pakinggan na lamang po siguro natin para naman hindi tayo ma-copyright ng yung video nitong ABS-CBN. Okay, pakinggan po ninyo ang interview ni Karen Davila dito po kay Mayor Alice Guo. Hello. And saan siya nang galing? Wala ka bang natin. Mayor Alice Guo, I want to thank you so much for this interview and I will be asking you questions both in Tagalog
and also in English kung saan ka mas komportable. Ito ang pagkakataon mo para linawin ang mga issue laban sa'yo. Ang pinakaunang issue dito ay ang iyong pagkatao. It's a question on your citizenship. Tinatanong kung Pilipino ka ba talaga. Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Filipino. Paano mo mapatutunayan yon? Malaki ang question ngayon sa mga magulang mo, sa ama at sa ina mo. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po, ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po namin. Love child, ito pong si Mayor Alice Guo. And meron pala ako napanood na isang TikToker at marami kasing pumupuna o nagsasabi na ito daw pong si Mayor Alice Guo para patunayan ang kanyang nationality na isa nga siyang Incheck ay very fluent daw po ito sa Mandarin o yung wika po nilang ginagamit. At ito po ang pahayagdaan ng isang TikToker na talagang marunong magtagalog, siguro isang Chinese din ito na very fluent pagdating sa Mandarin. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Oy, sorry, nandito na punta sa kabila dito tayo ha. Lagay po natin dito. Yan. Sir, ano masasabi niyo sa Mandarin ni Alice Guo? Panorin natin to. Sabi niya, Zai xin chun dao lai zhi ji, sa pagdating ng New Year, xiang yu hao cheng shi yun cheng renmin bai nian le. Tayo ay bumabati ng bagong taon sa lahat ng tao o ating mga mabubuting kaibigan sa Yuncheng City. Xin nian kuai le, happy New Year. Wan shi ru yi, best wishes. Ngayon lang at dito ko lang narinig nag-Mandarin si Alice Guo, kaya ang comment ko ay magiging base lang dito sa sinabi niya. Base dito sa dalawang sentence na sinabi niya, ang Mandarin niya ay very good, pronunciation, perfect, walang mali. Yung tono niya, perfect, walang mali. Pero ang accent niya ay neutral. She doesn't sound like a native speaker who was born and raised in China. Sa madaling salita, hindi siya tunog ng isang tao na pinanganak at lumaki sa China. Tama ang pronunciation niya, tama ang tono niya, walang mali. Fluent siya ng Chinese, pero I don't think she is a native speaker na mainland Chinese or mainlander or Taiwanese. Iba, okay, it's up to you mga tola kung... Ito, objective lang tayo dito kasi naghahangad talaga tayo ng katotohanan. Ngayon, ibabangga po natin yan sa mga naging pahayag nitong si Mayor Alice Guo saka sa mga previous statements na rin ng mga kalokal niya dyan po sa Bamban. Ayon dito kasi sa speaker na ito, magaling si Mayor Alice Guo pero yung tono niya ay hindi po nagpapakita na siya'y lumaki sa China. Okay? Pakinggan muna natin muli ito pong... interview ni Karen Davila kay Mayor Alice Guo. Sa bahay po ng first wife ng dad ko po. So, ang biological mom mo ay dating yung kasambahay. Opo, Ma'am Karen. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo... Para sa akin po, masyado po siyang private po. Grabe ano? Parang teleserye. Kung may katotohanan, ang sinasabi ni Mayor Alice Guo, nakakaawa naman. Sa parte na yung kanyang pagkatao, isa product nga ng bawal na pag-ibig. Pero, syempre, kung ano naman siya ngayon, ma-overcome na siguro yun. Napakayaman niya. Siya ay mayor. Pero sa isang banda naman, kung kasinungalingan po itong sinasabi, nitong si Mayor Alice Guo, napakalupit ng naisip nila ngayon para yan ang idahilan at paniwalain ng ilang mga Pilipino na siya po talaga ay isang Pilipino. Still, objective tayo rito mga tol ngayon ha, hindi natin uhusgahan si Mayor Alice Guo sapagkat kailangan po nating malaman talaga ang katotohanan
na makakamit po natin kapag lumabas na po yung mga official findings ng ating mga otoridad at saka syempre yung isasagawang parallel investigation ng Senado at saka ng House of Representatives. Bukas, magpapatuloy po ang hearing sa Senado kaugnay po ng FOGO at sigurado imbitado itong si Mayor Alice Guo katulad po ng ipinost nito pong si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi niya nga sa kanyang Facebook page, basahin po natin ang kanyang binanggit doon po sa kanyang Facebook page nung nakaraang araw. Maaalala na daw po siguro nito pong si Mayor Alice Guo ang mga impormasyon na kailangan dahil nga po lumipas na ang mga araw. At baka ganyan na rin siguro ang sabihin niya kasi nagpa-interview na siya sa mainstream media, particular kay ano eh. O ito, sabi ni Mayor ni Senator Sherwin Gatchalian dito, may sapat na oras na para maalala ni Mayor Alice Guo ang impormasyon na kailangan natin upang malaman ang katotohanan. Sana po ay makasagot siya sa pagdinig sa Miyerkules. Bukas na po iyon mga tol, kaya tututukan din po natin ang hearing na yan sa Senado. Saka yan na din po yung huling sesyon ng ating House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines dahil darating na po yung punto na sinedje adjournment. Ito po yung magtatapos na po ang trabaho nila o ang sesyon nila dyan sa Senado at yan po ay muling magbubukas syempre by July na. Kaya pakinggan po natin muli ang sinasabi dito nito pong si Alice Guo. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Pasensya ka na, nakailangan tanungin ko to. Anong nangyari noon? You were 12 years old, your father told you, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Napakaganda ng interview na ito nitong si Karen Davila eh. Kasi mako-cross-examine bukas itong si Mayor Alice Guo. Kung napanood nyo na po ang interview na ito ng buo, at perhaps pinanood na yan ni na Senator Wing Gatchalian at Senator Risa Ontiveros, cross-examination ang mangyayari bukas. Iko-confirma nila sa pamamagitan ng mga katanungan yung mga maaaring butas na makikita nila sa mga testimonya ditong binitawan nitong si Mayor Alice Guo. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Tinanong mo ba sa kanya, anong nangyari? Nangyari po yun. Kung di pa ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Napakahalaga ng circumstances na yan sa kanyang buhay. Eh. Ano? Biruin mo, malalaman mo ang isang katotohanan na masakit para sa iyong pagkatao. Tapos sa edad mo, hindi mo tanda ito. Sabi niya, hindi niya tanda kung siya ba ay 12 taong gulang o 14 na taong gulang. Aba, parang ang hirap paniwalaan nun. Kasi alam nyo, mga tol, itong pangyayari na yan, kahit sino sigurong bata na ang edad ay at least 12 years old, teenager na po yan, ay hindi, 13 pala nagsisimula, ano? Ay matatandaan po yung edad niya. Na nung panahon na yon, sinabi sa akin ng aking ama na ako pala ay produkto lamang ng bawal na pag-ibig. At ang masakit na katotohanan, ang biological mom ko pala, iniwan lamang ako. Tapos ito pa, hindi ako nakakapag-aral kasi itinatago ako ng aking tatay. Diba parang it doesn't make sense na hindi mo matatandaan sa edad na 12 taong gulang o 14 na taong gulang yung mga circumstances na yan. Dapat naging specific siya dyan eh. Kaya tingin ko isa rin yun sa ibubuta sa kanya bukas. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Pagkatapos po ako na iluwal po, binigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So kilala mo yung pangalan? Okay, yan ha. Maliwanag, sinabi niya. Nakita niya sa birth certificate niya, late registration eh, yung pangalan ng kanyang ina. Paano mangyayari, mga tol, na makikita niya ang pangalan ng kanyang ina sa birth certificate niya kung ito ay late registration? Diba? Paano ngayon mangyayari na hindi niya kilala ang kanyang ina, sinasabi niya,
Tapos maipuput niya doon sa late registration na yon ng kanyang birth certificate. At nung tinatanong siya sa Senado, bakit hindi niya maibigay ang pangalan ng kanyang ina? Pero ano ang rason diyan ni Mayor Alice Guo? Eh nabablangko siya kasi masakit daw po sa pagkatao niya na pag-usapan ang kanyang tunay na pagkatao. Kinala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Dahil lumaki po ako sa tatay. Lumaki ka sa tatay? Was there any point that you met your mother? Was she ever introduced to you in person? Hindi po, Ma'am Karen. Why didn't you just say this in the Senate? You were under oath. You were under oath in the Senate. You have to tell the truth. Why didn't you say that you knew who your mother was? Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado po ako na blanco. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin, natatakot po ako. Yun po yung mas tamang term. Nablangko po ako at nung at gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng unmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Ontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen. Risa, nablangko po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobrang... Ang dami niya nang binabanggit, ano? Merong bagong kasamang partner. Baka dapat alamin din niya ng mga senador natin. Sino yung partner na yon? Kasi maaaring magpatotoo yun eh. Sa sinasabi nitong si Mayor Alice Guo kung totoo ba o kasinungalingan. Ano? Anyway, mga point of interest siya na aalamin po natin bukas sa hearing sa Senado. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Pero po niya ang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin nung partner po niya. Kung hindi po ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, shinier po sa akin ng daddy ko. Sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako. Gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya ng sa taas po, hindi po ako maiiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi po niya sa akin, if ever wala pa akong makakasama, gusto po niya maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Yan, in fairness, ha? Objective tayo ngayon, ha? In fairness. Masakit ito para sa kanya kung talagang siya nga naman ay Pinoy. Hindi ko sinasabing naniniwala ako sa kanya, mga tol. Baka ma-misinterpret niyo ako. Pero in fairness, kung totoong Pinoy siya, napakasakit sa kanya nito. Kasi biruin mo, gusto niya ang pagiging Pilipino. Wala siyang ibang bansang pupuntahan kasi Pilipino siya. Tapos, ang mga kapwa niya Pilipino, tayo yon. Gusto siyang ipa-deport. Kaya napakasakit sa kanya yan, objectively speaking. Tuloy tayo rito. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasing kayang sabihin at ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kayang sabihin sa Senate
ayoko po ma-judge yung tatay ko. Ayoko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, sabi ko, Dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan. Okay. At the age of 17 years old, nagpa-late registration siya sa ating pagkakatanda. Kung siya ay tumuntong ng tamang edad, 18 years old po yon. How come na mamimili pa siya ng kanyang nationality kung given na yon sa late registration niya? Diba? Nakukuha niyo yung point doon mga tol. Late registration niya, 17 years old siya. Ang tamang edad na binabanggit niya ay 18 years old. Ibig sabihin, Pilipino na siya. Kaya bakit pa siya papipiliin ng kanyang ama? Kung siya ba ay magiging Pilipino or Chinese national. Pwede siguro, gusto mo bang mag-convert sa pagiging Chinese from Filipino citizen? Baka ganun mapaniwala pa tayo. O sige, tuloy tayo sa pakikinig dito mga tol. And i-deport daw po ako, Ma'am Karen. Yung sariling kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sariling kong bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid ka ba? Do you have half-brothers and sisters? Meron po. Isa lang ang passport niya. Ang tanong, kailan kaya na-acquire nitong si Mayor Alice Guo ang kanyang pasaporte? Kasi kung matatandaan po ninyo, yan po ang ginamit niya sa filing ng Certificate of Candidacy. Or rather, sa late registration niya sa Commission on Elections. Yung passport at saka yung billing address yata, ano? Parang yun yung dalawang pagkakakilanlan sa kanya para makapagparehistro siya bilang butante, particular dyan po sa Bamban. Kaya sana malinaw din po ito ng mga senador kung paano ba yung naging proseso nila sa pagbibigay ng passport dito kay Mayor Alice Guo. Kasi makakatulong po iyon para malaman po natin kung ano ba talaga ang identity nitong si Guo. Pero hindi ko po sila kilala. Lumaki po ako, Ma'am Karen. Tinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko nafe-feel na kahiya na hindi ako pinag-aral ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read. Grabe, no? Hindi natin alam ang kultura ng mga Chinese eh, pero sa mga nakakakilala sa ilang mga Chinese, ganun ba yun? Kapag kaanak ba nila sa labas, o yung tinatawag na, sorry, Mayor Alice Guo, ha, putok sa buho, ay ikinakahiya ng mga ama, itatago sa publiko, hindi kikilalanin bilang isang anak. Eh, matanda pa ako dito kay Mayor Alice Guo eh. 44 years old ako siya, 37 years old lamang ngayon. Kaya nangyari yung pagkakapanganak sa kanya, kung totoo ang sinasabi niya, sometime in the 80s, mga 1984 siguro, 85 siguro, no? Yung mga panahon na yan, may ganun pa rin po ang kultura, ang mga Chinese national, na kapag putok sa buho, sorry, Mayor Alice Guo, ikinakahiya ng kanilang mga ama. Hindi natin alam, ha? Pero yon ang gustong palabasin dito nitong si Mayor Alice Guo. Marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin, nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa piggery po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto po ako mag-inject ng baboy, maggamot.
alam po ng mga supplier ng farming po namin. Okay. Marami na tayong pwedeng maging basehan dyan, ha, para magpatotoo sa mga sinasabi niya. Kasi kung yung mga binabanggit niyang trabaho na yan, hindi niya magagawa yan ng nag-iisa lamang. Merong mga empleyado sila dyan na nakakasalamuha niya. Merong mga supplier siyang binanggit. Eh perhaps baka pwedeng pigain ng mga senador kung sino-sino ang mga yon. Itong si Mayor Alice Guo na i-identify yung mga trabahante na yon bilang magpatotoo kung totoo ba yung kanyang sinasabi. After all, kahit pumanig naman yung kay Mayor Alice Guo na ganun ang sabihin, sa pamamagitan ng mga maaayos at magagaling na pagtatanong ng mga senador, malalaman pa rin kung nagsisinungaling ang mga possible na magpapatotoo sa pagkatao na yan ni Mayor Alice Guo. Tuloy tayo sa pakikinig dito, mga tol. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Doon sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news na i-deport po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po alam saan po ako dadalhin. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong... Hindi na natin tatapusin yung interview na yan, pero panoorin nyo ng buo para magkaroon kayo ng idea sa mga sinambit niya dyan, at bukas pagbabangga-banggain natin ito sa magiging mga katanungan ng senador sa kanya. Ang konklusyon natin dito, mga tol, sa mga sinasabi ni Mayor Alice Guo is dalawang bagay lamang eh. Eh naman talaga eh. Katotohanan o kasinungalingan yung kanyang sinasabi. Pero maraming mga inconsistencies sa mga pahayag niya, kaya medyo lamang na sa aking paniniwala at opinion, maaaring hindi pa rin nagsasabi ng tunay na katotohanan dito itong si Mayor Alice Guo. Ngayon, siya ngayon ang dapat magbigay ng burden sa harapan po ng publiko sa Senado na talagang siya po ay Filipino citizen. After all, siya po ay kumandidato sa pagka-mayor at nanalo pa. At walang mayor sa buong Pilipinas ang hindi Pilipino. Dapat lahat ng nanunungkulan sa bansa po natin ay Filipino citizen. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Abangan po natin yan bukas sa Senado, ang hearing nitong committee na pinamumunuan ni Sherwin Gatchalian. Hindi pa naman po binibitawan ni Sherwin Gatchalian yung committee na yon, kaya magpapatuloy po iyan sa ikalawabang hearing na yon bukas. At sana makita na po natin ang kasagutan sa lahat ng mga katanungan na bumabalot sa pagkatao nitong si Mayor Alice Guo.